Sabi nga nila, tayong mga tao daw ang gumagawa ng sarili nating tadhana. Madalas ay nakabase sa ating mga desisyon ang mga nangyayari sa buhay natin. Minsan gumagawa tayo ng desisyon na sinasang-ayunan ng tadhana at minsan din ay nakakagawa tayo ng mga desisyong nakakasakit lang pala sa atin at sa mga tao na nakapaligid sa atin. At bilang mga tao rin, kahit na gaano karaming pagkakamali pa ang nagawa natin at kahit na gaano man tayo karaming beses na nadadapa, hindi tayo basta sumusuko at pilit pa rin tayong tumatayo. Tapos ginagawa nating inspirasyon ang mga pagkakamaling ito para mas matuto pa sa buhay, para mas maging malakas anumang dagok na kahaharapin natin. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Napubuntong hininga ang babae. Habang binabanlawan ng mga damit na nilabhan, mag-aalas 6 pa lang yon ng umaga. Maaga talaga siyang nagising para maipaghanda ng agahan ng ama niya na papalaot nga sa dagat upang mangisda na siyang kabuhayan nga nila. Nang makaalis nga ang kanyang ama, ay nagpa siya naman siyang maglaba ng maruruming mga damit. Siya nga pala si Jelay Martinez, 25 years old at hindi na nakapagtapos pa ng kolehiyo dahil nga nabuntis na siya sa edad na 18. 10 taong gulang siya nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit na bone cancer. At mula noon ay 2 na nga lamang sila ng ama niyang si Mando na isang mangingisda ang lumaban sa buhay na magkasama. Nang isinilang ni Jelay ang kanyang anak, nagpa siya nga siya na tuluyan ang huminto sa pag-aaral para mag-focus sa pag-aalaga rito dahil nga walang universidad sa isla na tinitirhan nila at bukod doon ay ayaw na nga niyang iasa pa ang responsibilidad sa kanyang ama dahil masyado na nga siyang hihiya rito. Mataas ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Sobra pa sa sobra ang sakripisyo na ginawa nito para sa kanya para mapagtapos nga ng high school sa may bayan at para mapag-aral din ng kolehiyo. At nung malaman nga nila na nagdadalang tao siya, wala siyang narinig na kahit na anong sumbat mula sa kanila at wala siyang ibang natanggap kung hindi ang suporta, pero alam niya sa sarili na na-disappoint niya ito. Lalo na nang sinabi niya rito na hindi niya alam kung sino ang ama ng bata. Kasi nungalingan yun. 15 taong gulang kasi siya nang makilala niya si Jack Esquivel. 3rd year high school siya noon at kolehiyo naman ng lalaki. Matagal na nanligaw naman ang lalaki sa kanya at hindi niya sinabi yun sa kanyang ama. 16 years old naman si Jelay nang maging sila ni Jack. Mahigit 1 taon kasi itong nanligaw sa kanya kaya inakala niya na seryoso na nga ito sa kanya at mahal talaga siya nito. Kaya hindi rin niya napigilan na mahulog ang loob niya rito. Well, naramdaman naman niya na seryoso sa kanyang lalaki dahil sobra kong respetuhin siya nito. 18 years old siya noon, 2nd year college at saktong 2nd anniversary nila ni Jack nang magpa siya nga siya na iregalo sa lalaki ang kanyang iniingatan. Pero 1 linggo lang matapos noon ay pinutol na nga ng lalaki ang relasyon nila. Pinagtabuyan siya nito paalis at sinabi na hindi nga siya nito mahal. Hindi naman ugali ni Jelay na ipagpilitan ang sarili niya sa mga tao na ayaw sa kanya. Kaya hinayaan na nga lamang niya nang wala na nga silang kahit na anong koneksyon at komunikasyon ni Jack ay sa kanya na lamang nagdadalang tao siya. Kaya naman kahit na natatakot ay umuwi pa rin siya para sabihin sa ama ang tungkol dito. Hindi naging madali at sobra silang nahirapan. Pero kahit na papaano ay nairaraos naman nila ang araw-araw. Nanay, si tatay nasa Dalampasigan. Nanay, nandito na po si tatay. Dumating na po siya. Nagulat nga si Jelay sa narinig na sigaw mula sa 6 na taong gulang niyang anak na si Jeric. Hinihingal pa nga ito habang tumatakbo palapit sa kanya. Jeric anak, ang aga mo namang sumigaw. Baka makaabala tayo sa mga kalapit na bahay niyan at magalit pa sila sa atin. Mahinahong pagsaway naman niya, Rito. At saka baka marinig ka ng lolo mo
Hindi ba't hindi niya alam na kilala mo ang tatay mo? Pabulong nga na saad pa nga niya rito. Tapos ay lumuhod nga siya para mapunasan ng pawis sa noon ng bata. Nanay, si tatay po nasa dalampasigan. Binalikan na niya tayo, nanay. Nandito na po si tatay. Pigil ang pagsigaw. Masaya at malawak ang ngiti na wika ulit ng bata. Kaya agad ngang napabuntong hininga ang babae. Anak, alam mo naman na imposible ang sinasabi mo, hindi ba? Mahinahon nga na saad nito. Sa totoo lang ay naaawa nga siya rito. Apat na taong gulang ito mula nang magsimula nga siyang magtanong tungkol sa kanyang ama. Nang una, ayaw ngang magsabi ni Chelay. Kahit na ano rito, pero dala ng labis na awa ay pinakita niya sa batang nag-iisang litrato ni Jack na meron siya. Pero nakiusap nga siya rito na huwag sasabihin sa lola niya ang lahat. Kapalit nun ay kukwentohan niya ang anak tungkol sa tatay nito at pumayag naman ang bata. Kilala kasi ni Jelay ang tatay niya at alam niya na kapag nalaman itong kilala niya ang ama ng bata, dadami ang tanong niya tungkol dito para makilala din ng lalaki. Tapos gagawa at gagawa ito ng paraan para mahanap nga niya ito. At yun ang ayaw niyang mangyari. Ayaw na niyang guluhin pa ang tahimik na buhay ng lalaki. Pero nanay, si tatay nga po yun eh. Siya po yung nasa picture, pero nanay, marami po siyang sugat tapos natutulog po sa dalampasigan. Nanay, puntahan na po natin si tatay. Pangungulit pa nga ng bata. Bahagyang nakadama ng takot si Jelay sa narinig mula sa anak. Alam niyang imposible na ang tatay nito ang nakita niya, pero base sa sinabi ng batang si Cherik, mukhang may nangangailangan nga ng tulong sa may dalampasigan. Kaya naman sumama na nga lamang siya sa bata nang hinila nga siya nito. Kumunot ang noon ni Chelay nang makitang isinama siya ng anak sa likod ng malaking rock formation. At agad na napasinghap nang makita ang isang lalaki na nakaupo sa may buhanginan, nakasandal sa malaking bato at walang malay. Tama ang anak niya, maraming sugat ang lalaki. Hindi niya alam kung inanod lang ba ito ng alon papunta sa isla nila o lumangoy ang lalaki para mailigtas ang sariling buhay. At mas lalong tama ang batang si Cherik. Ang lalaki kasing yun ay walang iba kung hindi si Cherik Esquivel, ang kanyang ama. Tama po ako, nanay, hindi po ba? Si tatay po siya, nanay, hindi po ba? Pangungulit nga na tanong ng anak niya. Sunod-sunod nga na paglunok ng laway ang ginawa ni Chelay. Kasi hindi niya alam ang kanyang isasagot. Para siyang nag-ugat sa kinatatayuan habang titig na titig sa mukha ng lalaki na ilang taon nga niyang hindi nakita. Naniniwala si Chelay na may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Halos 7 taon. 7 taon silang hindi nakita ni Jack. Sa dami ba naman ng isla ay inanod pa talaga ang katawan nito sa isla kung saan sila nakatira. Kaya iniisip niya na siguro naaawa na rin ang tadhana sa anak nila na matagal na ngang naghahanap ng ama. Kaya ito na ang gumawa ng paraan para makalapit at magkakilala sila. Mahirap ang mga pinagdaraanan niya ngayon at sobrang sakit ng ginawa sa kanya nang bigla itong makipaghiwalay sa kanya dati. Nang muli niya itong makita ay parang nanumbalik sa kanya ang lahat, pero hindi pa rin siya nagdadalawang isip na tulungan ito. Isinantabi nga niya ang sama ng loob na nararamdaman, lalo pat mukhang excited ang bata sa paggising ng ama nito. Tay, sorry na po, paglalambing nga ni Jelay sa kanyang ama sa sumunod na araw habang umiinom ito ng kape. Ang sabi mo, hindi mo kilala ang tatay ni Cherik. Kung hindi pa muntik namatay at inanod ng alon ng tatay niya, hindi mo malang sasabihin sa akin ang totoo, Jelay. May halong hinanakit nga. Nasagot naman ito sa kanya. Kahapon kasi, nang madatnan nga ng kanyang ama si Jack na nakahiga sa papag nito at walang malay, ay alam niyang wala na nga siyang ibang choice kung hindi ang sabihin dito ang totoo. At pagkatapos nga niyang ipaliwanag dito ang lahat, hindi na nga siya pinansin pa ng ama na halatang sumama ang loob sa kanya. Itay, kilala ko po kasi kayo. Alam ko po na
Kapag nalaman niyong kilala ko ang tatay ni Jeric, hindi kayo mauubusan ng tanong para makilala niyo rin siya. At alam ko po na kayo mismo ang gagawa ng paraan para makita at makilala siya. Hindi ko lang naman po kayo gustong mapahamak kasi sobra na ang sakripisyo na ginawa niyo para sa akin, para sa amin ni Jeric. Kaya nagsinungaling po ko, Tay. At isa pa, hindi ko naman po gusto na magulo pa ang buhay ni Jackie. Mahaba at mahina ho naman na paliwanag ni Jelay sa ama. Naiintindihan ko, Jelay, pero ama po pa rin ako at may karapatan ako na malaman ang mga nangyayari sa buhay mo. Kaya ano sa tingin mo ang nararamdaman ko ngayong nalaman ko na nagsinungaling ka pala sa akin? May halo pa rin na hinanakit na giit nito. Kaya napabuntong hininga si Jelay bago marahang tumango. Alam ko naman po yun, Tay. At aminado naman po ako na mali ako eh. Kaya sorry na po, Tay. Huwag na po kayong magalit sa akin. Paglalambing nga ulit ni Jelay sa ama, narinig niyang napabuntong hininga na nga lamang ang ama ni Jelay at napailing na lang. Agad namang napangiti si Jelay kasi alam niya na hindi rin siya nito matitiis sa huli. Isa ito sa mga bagay na maganda sa pamilya nila. Likas ang pagiging mabuting tao sa kanila at kahit na anong hidwaan at tampuhan ay hindi nagtatagal. Kaya sa kabila ng lahat ng mga pahirap na pinagdaraanan at pagdadaanan pa nila, si isip ni Jelay ay miswerte pa rin siya dahil nga may ama siya na mapagmahal at suportado siya sa lahat ng bagay. Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Tanong pa nga ng ama ni Jelay. Sa puntong yun ay mahinahon na nga ang boses nito. Wala na po, Tay. Hindi pa po kasi nagigising si Jack, kaya hindi ko po alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Sagot naman ni Jelay. Kahapon kasi ay sinabi na nga niya ang totoo sa ama. Kung paano sila nagkakilala ng lalaki. As in lahat. Nanay, tatay, lolo. Gising na po si tatay. Halos sabay pa ngang napatayo si ni Jelay at ang ama nito, si kinuupuan nang marinig nga ang malakas na sigaw ng batang si Jeric na mula kahapon ay hindi na nga umalis sa gilid ng papag ng higaan ng amang si Jack. Agad namang naglakad ang dalawa papunta sa silid. Tatay, okay na po ba kayo? May sakit po ba sa inyo, tatay ko? Magalang at masayang tanong pa nga ng bata. Napakagat nga sa ibabang labi si Jelay nang makita ang nakaawang na bibig ni Jack habang titig na titig sa batang nasa harap nito. Hindi kasi may pagkakailang magkamanga sila, magkamukhang magkamuka at para silang pinagbuyak na bunga. Gising ka na pala. May halong ka ba? Nawika nga ni Jelay kaya agad na napalingon sa kanya ang lalaki. Jelay? Mahina at nahihirapan ang boses pero halatang gulat na banggit ng lalaki sa pangalan niya. May iwan na muna namin kayo. Wika naman ang ama ni Jelay na si Mando. Jerica po, halika't sumama ka na sa akin. Para makapag-usap ang dalawa, paganyaya pa nga nito sa bata. Mukhang ayaw pa nga ng batang si Jeric na umalis. Pero sa huli ay tumitig na nga lamang ito bago sumama sa kanyang lolo. Wait, what's happening? Nalilitong tanong nga ni Jack kay Jelay nang silang dalawa na nga lamang ang nasa silid. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Pagbabalik tanong naman ni Jelay. Pinilit ng lalaki na umupo sa papag at agad itong napangiwi nang siguro ay naramdaman nga ang sakit ng maraming mga sugat sa katawan. Kaya naman dali-daling lumapit ang babae para maalalayan nga si Jack sa marahang paggalaw. Nakita ka ni Jeric sa may dalampasigan. Puno ka ng sugat at walang malay. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Tanong ulit ni Jelay sa lalaki. Napailing lang ang lalaki, sabi-sabing, I was with my friends. Nasa isang yate kami, and we are having a party. And then, there's an explosion. Sobrang lakas, nakakabingi. Ang huling natatandaan ko, may malakas na impact na tumama sa katawan ko. At hindi ko na alam. Siguro nawalan na ako ng malay, siguro inanod ako ng alon, papunta sa kung saan niyo nakita ang batang. Agad na natigilan ngang lalaki sa pagpapaliwanag nang tila ba may maalala. Teka, bakit kamukha ko ang batang yun, Jelay? And why is he calling me his tatay?
Agad na tanong nga sa babae. Saglit na natahimik si Jelay kasi hindi niya nga alam kung saan at paano magsisimula sa pagsasabi rito ng totoo. Anim na taong gulang na siya. Nanghihina na saad nga ni Jelay tapos napalunok pa nga ng laway. Pakiramdam niya ay may kung anong nagbara sa lalamunan niya. Hindi ko na nasabi sa iyo kasi pinutol mo naman ang meron tayo eh. At hindi ka na ulit nagparamdam sa akin. Dagdag pa nga ng babae. Pumiyok pa nga si Jelay. Ang boses niya nang sabihin yun. Nakita niya kung paano umawang ang bibig ng lalaki na parabang hindi makapaniwala sa nangyayari at sa naririnig. You mean, anak ko siya? Sobrang hina ng boses at hindi pa rin makapaniwala na tanong ni Jack. Hindi naman agad na nakasagot ang babae. Tinatanong kita, Jelay. Anak ba natin siya? Nagkaroon tayo ng anak? Pag-uulit pa nga ni Jack. Huminga naman ng malalim si Jelay bago marahang tumango. Kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Oh gosh, bulong pa nga ng lalaki. Ilang minuto rin silang binalot ng katahimikan na parang hindi alam ang kanika nilang mga sasabihin. Mariing napapikit si Jack at may inumuring luha sa mga mata niya. Halos 7 taon silang hindi nagkita. Ang una at huling babae na naging kasintahan ni Jack. At hindi niya alam na sa mga nagdaang taon iyon ay may naging anak pala sila. Hindi kita pinipilit na maniwala, Jack. Alam ko na kailangan ko lang sabihin sa iyo ang totoo. Kasi nagtatanong ka, matagal ka nang hinintay ni Cherick. Pero hindi kita pinipilit na maniwala. Basta, hayaan mo na lang ako magpaliwanag kay Jerry kung hindi ka handa na tanggapin. Naniniwala ako sa iyo. Agad na pagpuputol ng lalaki sa sasabihin niya. Kaya gulat ulit nga siyang napalingon dito. You are an honest and sincere person, Jelay, even before. At ilan lang yun sa mga bagay na nugustuhan ko sa iyo noon. But in return, I only took you for granted. Sinaktan kita, pero maniwala ka. May rason ako and I know na kailangan kong manghingi ng sorry sa iyo. Puno ng lungkot na dagdag pa nga ng lalaki. Mapait naman na napangiti si Jelay bago tumango. Huwag na nating pag-usapan ang nangyari sa nakaraan. Agad na saad pa nga ni Jelay. Siya na rin mismo ang nagsabi na matagal na ang mga nangyari pero hindi niya maintindihan kung bakit pakaramdam niya. Hindi pa rin siya handa na pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na yun. Ang mabuti pa, magpalakas at magpagaling ka. Tapos baka matatandaan mo na ang contact details ng pamilya mo para matawagan namin sila ni tatay kapag napunta kami sa bayan. Dagdag pa nga ni Jelay. Nang biglang, can I stay here with you for the meantime? Tanong naman ng lalaki na siyang muli niyang kinagulat. Ano? Kanina pagkamulat ko sa mga mata ko, ang una kong nakita ay ang nakangiting mukha ni Jerick na parang sobrang saya na makita ko. That made my heart skip a bit. Tapos nang marinig ko na tinawag niya akong tatay, hindi ko alam pero sobrang saya ko nun sa pakiramdam. Siguro yun yung tinatawag nilang lukso ng dugo. And then sinabi mo sa akin na ako ang ama niya. Honestly, I felt bad kasi hindi ko alam na may anak pala ako, na may anak tayo. And I really felt bad na wala man lang akong nagawa para sa kanya this past few years. Para din sa'yo. Kaya gusto ko sanang manatili muna rito kasama kayo kasi gusto kong makilala siya. Gusto kong mapalapit sa kanya. Gusto ko na makabawi sa kanya. Mahaba at emosyonal na paliwanag naman ng lalaki. Habang sinasabi niya yun ay tahimik lang na nakikinig nga si Jelay at titig na titig sa mukha nito. Ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili. Aminado siya na mas gumwapo pa nga ang lalaki kahit papuno ng pasa at sugat ang katawan at mukha nito. Aminado rin siya na mas nag-mature na nga at mas gumwapo pa nga ito. Sa tingin ko, siguro dapat magsabi ka kay tatay. Wika na nga lamang ni Jelay at nag-iwas ng tingin. Sige na, maghahanda na ako ng makakain natin. Magpahinga ka na lang muna ulit para makabawi ka ng lakas. Dagdag pa nga ni Jelay bago nagmamadaling lumabas ng silid. Narinig niya na tinawag pa nga ng lalaki ang pangalan niya. Kaya para pigilan siya nito. Siguro ay dahil gusto pa nga siya nitong makausap.
Pero umaakto siya na hindi nga niya ito narinig. Tapos sa kayong mag-usap, tanong ng kanyang ama sa kanya nang maabutan nga niya ito sa maliit nilang sala. Opo tay, maghahanda na po ako ng makakain natin. Sagot naman ni Chelay. Nasabi mo na ba sa kanya ang lahat? Maging ang tungkol kay Jeric? Tanong ulit ng ama ni Chelay. Tipid namang umiti si Chelay bago tumango. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong pa nga nito. Naniniwala daw po siya tay. Tsaka mukhang gusto po niya kayong makausap. Sagot lang ni Chelay. Kaya tumango ang kanyang ama at naglakad na nga papasok sa kwarto habang buhat ang apo nito. Si Chelay naman ay dumiretso na nga sa kusina. At nang mag-isa na nga lamang siya, ay agad siyang napabuntong hininga. Kinurot pa nga niya ang sarili para masigurado na hindi pa naginip lang ang mga nangyayari. Agad siyang napangiwi nang makadama nga siya ng sakit. Sa kanya napagtanto na hindi nga siya nananaginip. Hindi niya lubos sa kalaing darating ang araw na to. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. May parte sa kanya na masaya kasi sa wakas makikilala na nga ni Jeric ang ama nito. Na matagal-tagal na nga rin niyang pinapangarap na makita at makilala. At may parte rin sa kanya ang natatakot. Ayaw man niyang aminin, alam nga na jealous sa sarili niya na may kakaibang epekto pa rin sa kanya. Si Jack, hindi niya alam kung paano nangyari yun. Gayong halos 7 taon na nga silang hindi nagkita. At kesa mas sumakit pa nga ang ulo niya, sa kaiisip, nagpa siya na nga lamang siya na maghanda na nga lang ng makakain para sa kanilang lahat. Lumipas ang mga araw na naging maayos naman ang lahat. Hindi maintindihan ni Chelay kung bakit pumayag ang ama niya na pansamantalang manatili nga sa maliit nilang tahanan si Jack. Samantalang ang ine-expect nga niya ay magagalit nga ito sa lalaki. Pero pagkatapos ngang mag-usap ng mga ito, mukhang kalmado naman ang kanyang ama at pumayag pa nga na manatili ang lalaki sa iisang bubong kasama sila. Kahit pa pwede naman nila itong dalhin sa bayan para matawagan na nga niya ang pamilya niya at makauwi na nga ito. Hindi na nga nagtanong pa si Chelay kung bakit kahit na nagtataka talaga siya. Ang inisip na nga lamang niya ay ginawa yun ng ama niya para sa apo nito. Hindi naman kasi maitatago na sobrang saya ng nararamdaman nga ng batang si Jeric habang kasama ang kanyang amang si Jack. Pakonti-konti naman, natutuyo ang mga sugat sa katawan ni Jack at naghihilom na nga rin ang ilan sa mga pasa nito sa katawan. Maayos na nga rin itong nakakatayo at tumutulong na nga ito sa pag-iigib ng tubig at kung ano-ano pa na mga gawain. Chelay, ako na dyan. Narinig nga niyang wika ni Jack isang hapon habang abala nga siya sa pag-iigib ng tubig sa may paso na dadalhin nga nila sa loob ng banyo. Hindi na Jack, kaya ko na to. Hindi ka pa nga magaling talaga eh. Mabuti pa, magpahinga ka na lang sa loob. Agad na sagot nga niya. Pero nagpumilit ang lalaki at pilit na inagaw sa kanya ang hawakan ng poso. Kaya sa huli ay napabuntong hininga na nga lamang siya at hinayaan na nga ito. Okay na ako, Chelay. Konting sugat na lang to. At isa pa, hindi magandang tignan na nagbubuhat ka lagi ng mabigat. Sugot naman ng lalaki. Pero saka na pala, kapag okay ng lahat, agad na pagbawi pa nga nito. Na siyang ikinakunot nga ng noon ni Chelay. Kapag okay ng lahat, nalilitong tanong nga niya rito. Nakita nga niya kung paano natigilan ng lalaki at alam nga niya na meron itong hindi sinasabi sa kanya. I mean, kapag okay na ako, bala ko kasing umuwi kapag maayos na talaga ako. Kaya lang wala pa akong pera sa ngayon. Kaya saka tayo magpalagay ng gripo. Kapag nakauwi na ako, babalik ako noon agad dito. Hinahanap ka pala ng anak natin. Nandun siya sa loob ng bahay. Agad na paliwanag nga ni Chuck at nag-iwas na nga lamang ng tingin. Hindi naman siya nga, si Chelay. Alam kasi niya na meron talagang hindi sinasabi sa kanya si Jack dahil masyadong contradicting ang mga sinasabi nito. Pero ayaw naman niya napilitin itong magsabi kung ayaw nito. Kaya sa huli ay nagkibit-balikat na nga lamang siya. Tapos ay iniwan na nga ang lalaki at naglakad na nga papasok sa loob ng bahay. Habang naghahanda nga ng hapunan si Chelay sa maliit nilang kusina, ay bahagya siyang napalingon sa pinto nang pumasok doon si Jack.
Buhat nito ang dalawang malaking balde na naglalaman ng tubig. Tapos ay dinerecho na nga yun ang lalaki papasok sa banyo. Hindi na nga sana papansinin pa ni Chele ang lalaki, pero pagkaraan ng ilang minuto, nilapitan siya nito sa kusina. May kailangan ka ba? Mababa ang boses na tanong niya. Gaya ng sinabi niya, aminado siya na may kakaibang epekto pa rin ng lalaki sa kanya. Yun marahil ang dahilan kung bakit mabilis nga siyang kinabahan sa presensya nito. Alam ko na nakapag-usap na tayo, but it's not enough. Marami pa tayong kailangan pag-usapan, Chelay. Marami akong gustong itanong sa'yo. Mahinahon na sagot naman ni Jack. Mahinang napabuntong hininga si Chelay bago tumango. Naisip din kasi niya na tama nga naman ito. Ngayong alam na nga ng lalaki ang tungkol sa anak nila, alam niya na hindi naman niya pwedeng habang buhay na lang natakasan ang nakaraan. Darating at darating din ang araw na kakailanganin nilang mag-usap patungkol sa lahat at mas maigi kung matatapos na yun kaagad. Anong gusto mong malaman? Tanong na nga lamang ni Jelay kay Jack. Bakit alam ni Cherick na ako ang tatay niya? Panimula nga ni Jack. 4 na taong gulang na siya nang magsimula siyang magtanong tungkol sa tatay niya. Inasar kasi ata siya ng mga kalaro niya na wala nga siyang tatay. Tapos umuwi siya na umiiyak. Siyempre nung una, hindi ko sinagot lalo na't nakaharap si tatay. Pero nagpatuloy ang pangungulit niya sa akin. At bilang isang ina, wala naman ako ibang gusto kung hindi ang kasayahan ng anak ko. Kaya pasikreto ko siyang kinukwentuhan tungkol sa'yo. Pinakita ko rin sa kanya yung nag-iisang picture mo na meron ako. Mahabang sagot nga ni Jelay sa lalaki. Anong mga sinabi mo sa kanya tungkol sa akin? Curious na tanong naman ni Jack na mabuting tao ang tatay niya. Pero hindi ito makakabalik kasi sobrang busy nito magtrabaho sa malayo. At kapag lumaki na siya at nagkaroon ng sariling buhay, siya na lang ang mag-aanap sa'yo. Nahihiyang sagot nga ni Chelay at nag-iwas na nga lamang ng tingin. Pero ang lagi niyang sinasabi sa akin noon, lagi daw siyang maghihintay sa may dalampasigan kasi alam niya na darating ka isang araw kasi naniniwala daw siya na kapag galing sa puso ang dasal, nagkakatotoo. At ang pinagdarasal daw niya lagi ay sana bumalik ka. Mababa ang boses na dagdag pa nga niya. Sana sinabi mo sa kanyang totoo, Jelay. Wika naman ni Jack, kaya mabilis nga na napalingon ng babae sa kanya. Napakunot no ito. Anong totoo? Nalilitong tanong niya. Na hindi ako mabuting tao. Nasinaktan kita, kaya lumakas siya na hindi ako nakikilala. Kasi ako ang may kasalanan ng lahat. Base kasi sa trato at pagtangkap niya sa akin. Alam ko na wala kang sinabi na kahit na anong masama sa kanya tungkol sa akin. At pagkatapos kitang saktan at iwan na lang basta ng ganun, I don't think I deserve that. Kung may dapat man akong matanggap sa inyo, yun ay ang galit nyo. May halong lungkot na saad ulit ni Jack. Totoong nagalit ako sa'yo at sobra akong nasaktan. Pero alam ko naman na may rason ka, diba? Hindi ko alam kung ano yun, pero naniniwala ako na may sapat kang rason. Hindi naman porke na nakipag-iwalay ka sa akin. Ang ibig sabihin nun, hindi ka na mabuting tao. Hindi lang sa ganong bagay, nasusukat ang kabutihan ng isang tao, Jack. At isa pa, bata pa si Jerick. At hindi ko naman gusto na sirain ang bagay na alam kong nakakapagpasaya sa kanya. Mahabang sagot nga ni Chelay, kaya tipid na napangiti si Jack. You are really beautiful, inside and out, Chelay. And you never fail to amaze me. Saad pa nga nito, at mahina pang ang napabuntong hininga. Honestly speaking, a week after I broke up with you, lagi akong dumadaan sa universidad na pinapasukan mo noon. I was hoping to see you. Kahit pa sa malayo lang, pero hindi na ulit kita nakita pa. Kaya nagpasya ko na huwag ka nang hanapin kasi alam ko na sobra kitang nasaktan. And I don't deserve you. At okay lang na magalit ka sa akin basta nasa maayos kang kalagayan. Araw-araw din kitang pinagdarasal, Chelay. Puno pa rin ng lungkot na dagdag pa nga nito. Isipin na lang natin na may reason kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay. Ang tanging na isugot na nga lamang ulit ng babae. How have you been after all these years, Chelay?
Tanong nga ulit ni Jack. Okay lang, sagot naman ang babae at nagkibit-balikat pa nga. I mean, hindi madali, lalo na sa buhay dito sa isla. Pero okay lang naman, masaya naman, kahit na papaano. Si tatay nangingisda pa rin. Binibenta niyang mga huli sa mga kapitbahay namin na may pwesto sa palengke sa bayan. Ang mga natitira, inuulam namin o ginagawang daing na pwede rin ibenta. Dagdag pa nga ng babae. Hindi na tinanong pa ni Chelay kung kamusta na nga si Jack. Alam naman kasi niya na maayos at magandang buhay nito. Paano mo nga pala napapayag si tatay na pansamantala ka munang tumuli dito? Curiosong tanong nga ni Chelay sa lalaki pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. I told him the truth. Sugot nga ni Jack kaya muling napalingon sa kanya. Si Chelay. Ano nga bang totoo, Jack, ha? Mababa ang boses at may halong lungkot na tanong ni Chelay. Sa tagal na nangyari ng lahat, halos hindi ko pa rin kasi matandaan kung ano nga ba talaga ang rison. Kung bakit, basta ka nalang nakipaghiwalay sa akin. Kung bakit, basta mo nalang ako pinagtabuyan palayo. At kung ano ba talaga ang totoong rason kung bakit mo ginawa yun. Dagdag pa nga ni Chelay. Agad na natahimik ng lalaki na tila ba nag-iisip kung sasabihin ba ang totoo dito. Tapos ay bigla nga niyang naisip na sinasagot na nga ni Chelay ang lahat ng sagot niya. Na kahit pa nasaktan niya noon, ang babae ay tinanggap pa rin siya nito at hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya. Kaya alam na nga niya na deserve malaman ng babae ang totoo. Hahabol si Papa ng mayor dati. Panimula nga ng lalaki. At dahil doon, biglang dumami ang mga kaaway niya. Hindi lilipas ang araw na hindi kami nakakatanggap ng death threats maging ang mga tao na malalapit sa amin. At first, ang akala namin ay hanggang doon lang yun. But a few weeks after that, binaril ang girlfriend ni Kuya Jacob. She died, Chelay. She died. At sobra kaming natakot lahat. Pagkukwento nga ni Jack, nanginig ang boses nito na parang sobrang sakit sa kanyang balikan ng lahat. Kaya agad na umawang ang bibig ni Chelay. Habang nakaburol sa Ate Sheena, ang girlfriend ni Kuya, nakatanggap kami ng sulat na simula pa lang daw yun na kapag hindi nag-withdraw si Papa sa paghabol, marami pang madadamay. Sinubukan naming i-convince si Papa na huwag nang humabol pero matigas masyado ang ulo niya. So before the election, ang boyfriend naman ni Ate Josie ang nawala. He was also shot. Pagkukwento nga ni Jack, kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Sa totoo lang, ay natatandaan ni Chelay ang tungkol sa balitang yon. Pero hindi niya inakala na konektado pala sa pamilya ni Jack ang mga naging biktima. After all, hindi rin naman kasi niya nakilala ang pamilya ng lalaki kahit pa medyo matagal na nga rin ang naging relasyon nila. Dahil nga naging sekreto lang din ang kung anumang meron sila noon. Bakit hindi mo sinasabi sa akin agad? Nalilitong tanong nga ni Chelay. Agad na nasagot ang tanong niya kung bakit nga pumayag ang tatay niya na manatili ang lalaki sa bahay nila. Dahil alam ko na busy ka sa pag-aaral, sa pagre-review para sa exams niyo. At hindi ko gusto na makadagdag sa mga iniisip mo dahil alam ko na mataas ang pangarap mo sa buhay. At ayokong maapektuhan ka sa mga issues ng pamilya ko. Hirap na paghinga nga na saad ang lalaki. And with all those killings, natatakot ako na baka ikaw na ang kasunod. Kasi tatlo lang naman kaming magkakapatid at inuna nila ang kasintahan ng kuya at ate ko at natakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. So without thinking straight, I broke up with you agad-agad kasi yun lang ang alam kong paraan para maging ligtas ka, para masigurado kong ligtas ka. Dagdag pa nga ni Jack na ngayon ay lumuluha na nga ang mga mata. Hindi naman makapaniwala sa Chelay sa mga narinig. Lahat ng sakit at hinanakit na kanyang nararamdaman. Sa isang iglap ay nawala. Nawala lahat. Pakiramdam niya naging malinaw na nga ang lahat. Pakiramdam niya ay nabigyan na nga ng sagot ang tanong na matagal na nga naglalaro sa kanyang isipan. Kaya pala bigla na lamang itong nakipaghiwalay sa kanya kasi pinoprotektahan lang siya nito. Pero sekreto naman ang relasyon natin noon, ah. Wala ka bang tiwala sa akin? Na hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na madamayan ka sa ganong estado ng buhay mo. Sobra ka palang nihihirapan at nasasaktan
sa mga problemang kinakaharap nyo ng pamilya mo, e di sana hinayaan mo man lang ako na madamayan at mayakap ka. Wika nga ni Jelay. Mariin namang pumikit si Jack bago tumango. I know that now, Jelay. And trust me, may tiwala ako sa'yo kahit na noon pa. Pero sobra lang ako natakot noon. Alam ko na nasaktan kita pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Lalo na ngayong nalaman ko na buntis ka noon. At least, nailuwal mo ng maayos ang anak natin at ligtas kayong dalawa. At tama nga siguro ang desisyon na nagawa ko dati. Paano pala kung ibang naging desisyon ko noon? Paano kung mayroong hindi magandang nangyari sa inyo ng batang nasa sinapupunan mo? Mababaliw ako, Jelay. At habang buhay kong sisisihin ang sarili ko, emosyonal nga na sagot ng lalaki. Bakit ang dali sa iyong tanggapin na anak mo nga, si Jeric, kahit wala pa namang DNA o paternity test para patunayan yon? Hindi mo ba inisip na baka nagsisinungaling lang ako sa'yo? Nalilitong tanong naman ni Jelay kay Jack. Kilala kita, Jelay, at alam ko na hindi ka nagsisinungaling. And like what I've said, I can feel it. Puno ng sinseridad na sagot nga ng lalaki. Pinunasan pa nga nito ang pisngi na labasan ng luha at tipid ng umiti. Anong nangyari sa papa mo pagkatapos ng mga nangyari? Tanong ulit ni Jelay. I was also shot, saad ni Jack, kaya agad na umawang ang bibig ng babae. Napasinghap pa nga siya nang itinaas ni Jack ang suot nitong t-shirt at nakita nga niya ang peklat sa may dibdib nito na tila galing sa bala ng baril. I nearly lost my life, Jelay. At yun ang rason kung bakit hindi na niya tinuloy ang paghapol. At ilang buwan din kaming nagtatago lang. Nakakalungkot lang na may dalawang buhay ang nawala bago siya nag-back out. And even up to this day, kahit pa may ideya kami kung sino ang nasa likod ng lahat, walang nangyayari dahil mas may pera, kapit at connection sila. Bukod pa doon, wala kaming sapat na ebidensya. Malungkot, nadagdag pa nga nito. Labis ang awa na nadama ni Jelay sa lalaki dahil sa mga nalaman at hindi niya alam ang pumasok sa isip niya, pero mabilis nga siyang lumapit dito at niyakap niya ito ng mahigpit. Mahina namang natawa si Jack dahil sa ginawa ni Jelay. Thanks, Jelay. I guess that's just what I need. May halong lambing nga na bulong ng lalaki habang yakap nga siya ng babae. Totoo yun. Pakiramdam niya ay sobrang gumaan ang dibdib niya dahil sa yakap nito. Nang kumawala nga sa yakap si Jelay, ay agad silang nagkatitigan ng mata sa mata ni Jack. Napalunok pa nga ng laway si Jelay nang bumaba nga ang tingin ni Jack sa kanyang labi. Tapos unti-unti itong yumuko na tila ba handa nang halikan siya. Tatay, punta po tayo sa dagat. Nandun po si Tatay Lolo. Narinig nilang sigaw ng batang si Jeric, kaya para silang bumalik sa realidad at mabilis na lumayo sa isa't isa. Samahan mo na ang anak natin. Maghahanda na ako ng hapunan. Kinakabahang wika nga ni Jelay at mabilis na bumalik sa ginagawa. Mahina namang natawa si Jack dahil sa nangyari. Hindi na ito sumagot pa, pero masaya ang lalaki na lumapit nga sa anak nila. Kinarga pa nga niya ito bago naglakad palabas ng bahay. Lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman at maganaman ang lahat. Pansin ni Jelay na ang bawat kilos ni Jack ay laging may halong pag-aalaga. At kung minsan ay paglalambing, may mga pagkakataon na sumasama nga ang lalaki sa tatay ni Jelay na pumalaot para mangisda. At dahil likas ang kagwapuhan nito, ay lagi siyang pinagkakaguluhan ng mga kababaihan sa isla at mabilis din nilang napapaubos ang mga binibentang isda. Aminado si Jelay na kung minsan, naiinis nga siya sa mga babae na nagpapakita ng motibo sa lalaki. Pero alam din naman niya sa kanyang sarili na wala siyang karapatang pagbawalan nito dahil nga wala naman lang sila. Kung meron mang namamagitan sa kanilang dalawa ngayon, yun ay ang anak nilang si Jeric. Jeric anak, halika na, paliliguan na kita. Baka mahuli ka sa klase mo. Wika nga ni Jelay isang umaga pagkatapos yung maghanda ng agahan. Ang tatay Mando niya at si Jack ay nakaupo sa hapag kumakain at umiinom na ng kape dahil papalaot pa nga ang dalawa. Tatay, hindi po ba kayo maliligo? Sabay na po kayo sa akin, paliliguan daw po tayo ni nanay. Malawak nga na nakangiti na wika naman ng batang si Jerry, kaya sabay na naubo ang dalawa. Amanak, hindi kasi pwede ang ganoon. Malumanay naman na wika naman ni Jelay
Hindi niya alam kung paano ipaiintindi sa kanyang anak. Para kasing nabablaan ko ang isip niya. Bakit naman po nanay? Kuryosong tanong ng bata sa kanya. Kasi big boy na ako anak. At kapag big boy na, hindi na dapat pinapaliguan pa. Agad naman ang wika ni Jack. Mabuti naman at sinalba niya ito. E big boy na rin po ako eh. Nalilito naman na saad pa ng inosenteng bata. Pero anak kita. At para sa akin, baby pa rin kita. Kaya halika na. Mabilis nga na wika naman ni Jelay na ngayon ay pulang-pula na nga ang mukha. Kaya ko nun po nanay. Ako na lang po. Wika naman ang batang si Jeric tapos ay nagmamadali na ngang pumasok sa banyo. Sa huli ay napabuntong hininga na nga lamang si Jelay bago nagpa siyang ihanda ang mga gamit sa eskwalahan ng kanyang anak. Anak, mauna na kami. Ikaw na munang bahala rito. Rinig na niyang paalam ng kanyang ama. Sige po tay, mag-iingat po kayo. Sagot naman ng bata. May isang maliit na elementary school sa isla kung saan nga nag-aaral si Jeric. Kapag wala namang ginagawa si Jelay, ay hinahatid niya ang anak. Bagay na nakasanayan na niyang gawin. Pero kung minsan ay hinahayaan na nga niya itong pumasok mag-isa dahil nga hindi naman kalayuan ng eskwela sa bahay nila. O anak, huwag pasaway dito, okay? Makikinig lagi kay teacher. Mahinahon na paalala nga niya kay Jeric nang makarating na nga sila sa silid-aralan. Opo, nay! Magalang nga na nakangiting sagot naman ng bata bago nga ito naglakad papasok. Saglit munang pinanood ni Jelay ang anak bago nga siya nagpasyang umalis na nga rin at bumalik na nga sa bahay. Habang naglalakad pa uwi ay iniisip niya kung ano ang pwedeng gawin o kung may gawaing bahay pa ba siyang nakaligta ang gawin. Sigurado kasi siya na isa lang ito sa mga normal na araw na maiinip nga siya. Ang kaso, pagdating niya sa bahay, ay agad niyang nakita doon si Jack. Bakit nandito ka? Hindi ba magkasama kayong umalis ni tatay kanina? Agad na tanong nga nito kay Jack. May mga nakisabay kasing mangingisda sa bangka niya, kaya hindi na muna ako sinama. Ang sabi niya, magpahinga naman daw muna ako dito sa bahay. Sugot naman ni Jack, kaya marahan na nga lang siyang tumango. May mga kailangan ka bang gawin? May tutulong ba ako? Tanong pa nga ni Jack sa kanya, kaya marahang umiling si Jelay. Wala naman na. Magpahinga ka na lang. Sagot nga niya, wala ba kayong TV rito? Tanong pa nga ulit ni Jack. Kahit bumili ka ng TV, wala rin namang signal eh. Pati nga ilaw o kuryente, pahirapan pa dito. Pansin mo na iilan lang ang mga bahay na may linya, diba? Sagot nga ng babae kaya marahan na nga lamang na tumango si Jack. Kung ganun, sa ganitong mga araw, anong pinagkakabalan mo? Tanong nga ulit ni Jack. Minsan tatambay sa ilalim ng mga puno at magpapahangin. May mga pocketbook din ako sa loob na binabasa para hindi ako mainip. Kung hindi kaya, nagtatanim ng halaman o namimitas ang mga prutas sa likod. May puno kasi kami ng mangga at chiko. Sagot nga ni Jelay. Kapag may mga sobra naman sa mga isda na nahuli ni tatay, ginagawa akong daing. Dagdag pa nga niya. You know what? Hindi ganito ang buhay na kinalakhan ko. And I don't know why, but I think I'm starting to like this place. Alam mo yun? Simple, tahimik, at parang malayo sa lugar na laging may gulo. Wika pa nga ni Jack, kaya mahinang natawa si Jelay. Sinasabi mo lang yan, kasi ilang linggo ka pa lang naman dito eh. Pero kapag tumagal ka dito ng ilang buwan o taon, magsasawa ka rin. Hindi biro ang hirap ng buhay dito, Jack. Sagot naman ni Jelay. You mean, kung ikaw ang tatanungin, mas gusto mong umalis dito? Tanong nga ulit ni Jack. At hindi naman nagdalawang isip nga si Jelay na tumango. Sino bang may ayaw na mabigyan ng mas maayos at komportableng buhay ang pamilya nila? Pagbabalik naman niya ng tanong. Umabot ka naman ng second year college, diba? I mean, normally hindi mga high school graduates. May mga maayos na trabaho pa rin namang nahahanap. Kung gugustuhin mo, hindi ka naman mahihirapan. Saad nga ng lalaki. Alam ko naman yun. Pero mahirap kasing magsimula na walang wala. Kung basta na lang kami aalis dito, saan kami titira? Gayong wala naman kaming pera,
na pambayad ng apartment kapag nagkataon. Kung mauuna ako, malalayo ako kay Jeric at may iiwan kay tatay ang lahat ng responsibilidad. Ayoko naman na mangyari yun kasi alam ko na sobra nga siyang mahihirapan. Hindi naman kasi malaki ang kinikita ni tatay sa pangingisda. Alam mo naman yun kasi madalas kang sumama sa kanya. Kaya sa ngayon, nagtitiis na lang muna kami at nag-iipon din kahit pa konti-konti lang. Napag-usapan na nga rin namin ni tatay to na kapag alam namin na sapat na ang ipon namin, aalis kami dito lalo na wala namang high school dito sa isla. Ipangarap naman naming makapagtapos si Jeric ng pag-aaral. Mahabang paliwanag nga ni Jelay, tapos ay naglakad nga papasok sa banyo at kinuha ang isang balde. Wait, ako nang mag-iigib ng tubig. Agad na saad naman ni Jack nang makita siya nito. Hindi Jack, sa may puso na ako maliligo. Agad na sagot naman niya, kaya bahagyang napanguso ang lalaki. Sigurado ka? I mean kahit na nasa likod ang poso, open-open pa rin dun. Baka may ibang makakita sa'yo. May halong pag-aalala. Nawika pa nga nito, kaya muling natawa si Jelay. Ano ka ba? E dito na ako ang lumaki at nag-iisip at halos magkakilala lahat ng mga tao dito at isa pa hindi naman ako nakahubad kapag naliligo. Natatawa ngang wika niya. Biglang naubo nga si Jack dahil sa narinig. Oh, okay. Sagot na nga lamang nito. Kung ganoon, hayaan mo nga ako ang magbomba ng poso para hindi ka maubusan ng tubig at mas maging komportable sa pagligo. Wika na nga lamang nito. Nagkibit-balikat na nga lamang si Jelay at hindi na nga nakipagtalo pa. Pagkarating nga nila sa may poso, ay agad nang umupo sa may silya si Jelay habang si Jack naman ay nagsimula na nga sa paglagay ng tubig sa balde. Hindi naman nagdadalawang isip si Jelay na hubarin ang suot na bestida. May suot naman kasi siyang sando at shorts at bukod doon ay may inner wears din. Kaya agad na kumunot ang noon niya nang makita na namula ang mukha ng lalaki at agad na nag-iwas ng tingin. Alam mo ikaw, para kang ewan. Kung hindi ka komportable, hayaan mo na ako rito. Natatawa nga na saad na nga lamang niya. Babantayan kita dito, Jelay. Mas maiki na yung sigurado na walang namboboso sa'yo. Giit naman ang lalaki, kaya muli na naman siyang natawa. Nagsimula na nga sa pagligo si Jelay. Napapailing na nga lamang siya sa tuwing mapapansin ng lalaki na pasimpleng titingin sa kanya. Kung siya ang tatanungin, wala naman siyang nakikitang mali sa ganito. Kaya kasi nang sinabi niya ay hindi naman siya nakahubad talaga. Bagkus ay parang balut na balut pa nga siya dahil medyo makapal ang suot niyang sando at shorts. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganito umaktong lalaki ngayon. Maya-maya pa ay nagulat nga si Jelay nang makitang mabilis na tinakpa ni Jack ang harap ng suot nitong shorts. Pulang-pula pa rin ang mukha ng lalaki na para bang nahihiya at may tinatago. I need to use the bathroom. I'm sorry. Mabilis pa nga nasaad ni Jack. At umalis na nga para iwan siya. Literal naman na napanganga si Jelay dahil sa nangyari. Napansin kasi niya ang kung anong nabuhay sa lalaki at hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Ramdam na nga ni Jelay na maging ang mukha niya ay namula. Kaya naman mabilis siyang umiling para iwaksi sa isip ang pangyayaring yun. Wala namang espesyal na nangyari ng araw na yun. Hanggang tanghali ay sina Jelay at Jack ang magkasama at nagkukwentuhan. Although pansin ni Jelay na parabang nahihiya ang lalaki sa kanya dahil hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Iniisip niya na baka dahil ito sa nangyari kaninang naliligo siya kaya pasikreto ng halamang siyang natawa sa huli. Saktong pagkatapos niyang maghanda ng tanghalian ay sakto namang dumating ang anak nila. Maging ang tatay mando niya mula sa pangingisda kaya sabay-sabay na nga silang kumain. Nang matapos ay nagpa siya na nga ang tatay niya na mag-shesta at magpahinga na nga muna dahil nga muli itong papalaot sa maghapon. Sina Jelay at Jack naman ay magkasamang tinulungan ng anak na gumawa ng assignments. At pagkatapos ay pinanood na nga lamang ni Jelay na maglaro ang magama. Sa totoo lang mula nang dumating si Jack ay pansin niya na laging masaya ang anak niya.
Aminada siya na lagi naman niya itong nakikita na masaya noon. Pero iba ang klase ng saya na nakikita niya sa mga mata ng bata ngayong kilala at kasama na nga nitong tatay niya. At maging si Jelay ay masaya rin. Kasi kahit na papaano, ramdam niya na buo ang pamilya nila. Kahit pa, hindi pa naman talaga sila nagkakabalikan ni Jack. Well, muntik na nga siya nitong hinalikan. Ilang araw na nga ang nakakalipas. Pero hindi naman na nila napag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. At ayaw namang umasa ni Jelay. Kaya hindi na nga niya binigyan pa ng pansin. At mali siya pa ang nangyari. Atay, pwede pong magtanong? Narinig nga ni Jelay na tanong ni Jack sa tatay mando niya nang makatulog na nga ang batang si Jeric, dala ng labis na pagod dahil sa paglalaro nila ng kanyang amang si Jack. Ano yun, iho? Narinig din niyang tanong ng tatay niya sa lalaki. Nanatili namang tahimik si Jelay at kunwari abala sa binabasang pocketbook. Kahit pang totoo ay lihim nga siyang nakikinig sa usapan ng dalawa. Nakakahiyaman po pero may extra po ba kayong underwear? I mean, nagpapasalamat po ako sa mga pinapahiram niyong damit at shorts pero hindi po kasi ako komportable na walang suot na underwear madalas. Halos pabulong nga, natanong ni Jack. Halatang ayaw nitong iparinig sa kanya yon. Kaya muntik na ngang humagalpak ng tawa si Jelay. Sa kanya na alala, ang nangyari kaninang naliligo siya. Naalala din niya na isa nga lang pala ang ganoon ng lalaki. At isang beses kada dalawang araw lang niya itong nasusuot. Dahil kailangan na ngang laban lagi. Underwear? Meron ako. Pero puro mga luma na ang gamit ko. Sigurado ka gagamitin mo? Nalilitong tanong pa nga ng tatay mando ni Jelay. Nakakahiyaman po sa inyo. Pero opo sana. Narinig nga ni Jelay na sagot ni Jack. Sa huli ay hindi na nga napigilan pa ni Jelay ang mahinang pagtawa kaya sabay na napalingon ang dalawa sa kanya. Pasensya na. Medyo nakakatawa kasi itong binabasa ko eh. Agad na pagdadahilan nga ni Jelay bago muling natawa. Mukhang agad namang nakuha ni Jack ang dahilan kung bakit siya natawa dahil namula na naman ang mukha nito. Natatawa pa rin si Jelay nang mag-iwas ng tingin at muli na nga lamang ibinalik ang atensyon sa binabasa. Naging parang sobrang gaan ang bawat araw para kay Jelay, lalo na kapag hindi sumasama sa pangingisda si Jack at naiiwan nga itong kasama siya. Kahit na papaano ay may nakakausap at nakakakwentuhan na kasi siya. At aminado nga siya na mas nagiging okay sila ng lalaki. Pakiramdam nga niya ay muli silang napapalapit ng sobra sa isa't isa. Bukod doon ay may nakakatuwang din siya sa mga gawaing bahay dahil nga lagi siyang tinutulungan ng lalaki at hindi nito pinapabayaan na gumawa siya ng mabibigat na mga trabaho. Yun nga lang, may parte sa kanya ang natatakot na baka masanay nga siya sa ganito. Lalo na't hindi naman niya alam kung hanggang kailan mananatili si Jack sa buhay nila. Parang ang lalim ng iniisip natin ha. Bahagyang napalingon si Jelay sa lalaki isang araw. Nang lapitan nga siya nito habang tahimik siyang nakaupo sa lilim ng isang puno ng akasya. Hindi naman sumagot si Jelay at muli na nga lamang natumingin sa kawalan. May problema ba? Mahinahon ng boses. Natanong pa nga ng lalaki. Hindi, wala. Sagot naman niya rito. Come on now, Jelay. Kilalang kilala kita. And I know that something's bothering you. Ano yun, makikinig ako? Pangungulit pa nga ng lalaki. Mahina namang napabuntong hininga si Jelay bago nga niya ito binalingan ng tingin. Mula nang dumating ka rito, nakita ko kung gaano naging kasi si Jeric. At hindi ko lang maiwasang isipin kung hanggang kailan. Sa totoo lang, natatakot kasi ako na baka matapos din kaagad ang lahat. Hindi ko gusto na masaktan ng bata at makaramdam ng disappointment sa murang edad. Ang pagsasabi niya ng totoo at bukod doon, may parte rin kay Jelay ang natatakot na baka muli siyang masaktan at maiwan. Pero syempre, hindi naman niya yon aaminin sa lalaki. Hindi na ako ulit mawawala sa buhay niyo, Jelay. Puno ng sinseridad, nasagot naman ni Jack.
Si Jeric lang naman ang iniisip ko. Agad na depensa na nga lamang ni Chelay at nag-iwas pa nga ng tingin. Pero gusto ko na mabuo ang pamilya natin. At desidido ako na magawa yon. Sagot ulit ni Jack sa kanya. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Chelay dahil sa narinig. Look, siguro nahihirapan ka na paniwalaan at pagkatiwalaan ako ngayon. Pero mula nang maghiwalay tayo, hindi na ako pumasok ulit sa isang relasyon. You may find this hard to believe, but it's the truth. Dagdag pa nga ng lalaki. Jack, hindi mo dapat sinasabi yan. Dahil lang may anak tayo. Paano pala kung hindi talaga ikaw ang tatay ni Jeric? Wika pa nga niya. Did you have a boyfriend before? During and after being in a relationship with me? Tanong nga ng lalaki na siyang labis na ikinagulat ni Chelay. Siyempre hindi. Wala. Mabilis at walang pag-aalinlangan naman nasagot ni Chelay. I know. So there's no doubt. Ako ang ama ni Jeric. At kahit na hindi man tayo magkaroon ng anak, I don't think I can find anyone else to love aside from you. You are my first at everything, Chelay. At kahit na noon pa, ikaw lang ang pinangarap ko na makasama sa buhay at maging ina ng mga magiging anak ko. Mahabang dagdag pa nga ng lalaki. Hindi naman nakasagot pa si Chelay pero nanatili lang itong nakatitig sa gwapong mukha nito. Days ago, I tried to kiss you. Napansin ko na parang nailang ka sa akin at naiya ako sa sarili ko dahil doon. I mean, pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, alam ko na hindi ko dapat ginawa yon. Dapat pinatunayan ko muna ang sarili ko sa iyo, Chelay. At alam mo ba kung gaano kahirap magpigil, Chelay? Seryosong saad pa nga ni Jack. Anong ibig mong sabihin? May halong ka ba? Natanong niya sa lalaki. I want to kiss you right now. Napapaus na sagot ni Jack. But I don't want to do it without your permission. So I want to ask you. Chelay, can I kiss you? Puno ng emosyon ang boses ni Jack nang itanong yon, pati ang kanyang mga mata na nangungusap. Gulat naman si Chelay at tila ba napipi. Hindi niya mahanap ang tamang salita na pwedeng isagot sa lalaki. Sa huli ay mariin nga siyang pumikit at huminga ng malalim. Tapos ay marahan nga siyang tumango. Hindi pa niya na imumulat ang mga mata niya ay naramdaman na nga niyang inangkin ni Jack ang labi niya. Ang akala niya nung una ay isang marahan at mababaw na halik lang ang nangyari. Pero habang tumatagal, pansin niya na mas lumalalim yun. At kasabay ng paglalim ng halik ay ang malakas sa paghampas ng alon sa dalampasigan at ang preskong hangin. Hindi niya alam kung gaano yun katagal. Hanggang sa ilang sandali pa ay kumalas na nga si Jack at pareho nga silang hinihingal dahil sa nangyari. I miss your lips, Chelay. Sobrang tamis pa rin. Even after all those years, and I won't grow tired kissing you. Napapaus na bulong nga ni Jack sa gitna ng kanilang halikan. Bago marahang hinaplos ng binata ang magkabilang pisngi ni Chelay at muli na naman siya nitong hinalikan. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Chelay dahil sa nangyayari. Pakiramdam niya ay may kung anong kuryente ang tumaloy sa buong katawan niya. At pakiramdam niya ay lunod na nga siya sa nakakalasing na halik ng lalaki. Tatay, bakit niyo po kinakagat si nanay? Gulat at mabilis pa nga sa alas 4 na napalayo ang dalawa sa isa't isa nang marinig nga bigla ang boses ng kanilang inosenteng anak. Goodness, I'm sorry about that. Agad na bulong nga ni Jack kay Chelay. Napatakip naman ng bibig si Chelay, dala ng labis na hiyang nararamdaman. Hindi kasi siya makapaniwala na nahuli sila mismo ng anak nila kahit pasabihing inosente pa nga ang bata sa ganung mga pangyayari. Alam niya na hindi dapat nila hinayaan na makita sila nito sa ganung estado. Bakit ang aga mo atong umuwi, anak? Tapos na ang klase niyo? Agad na tanong pa nga ni Jack sa bata para agad na mabaling sa ibang atensyon nito. Opo tatay, wala po akong mali sa test namin. Malawak ang ngiti, nasagot pa nga ng bata nang buhatin nga siya ng ama. Pero bakit niyo po kinakagat si nanay? Tanong nga muli ulit nito bago pa nga siya makapagsalita kaya mahinang natawa si Jack. Anak, hindi ko kinakagat si nanay. Malumani na saad naman niya
Masyado ka pang bata para maintindihan ito. Pero sabihin na lang natin na ginagawa yun ng nanay at tatay na mahalang isa't isa. Dagdag pa nga niya, nakita ni Jelay kung paano na panguso ang anak nila na parabang hindi pa rin magets ang sinasabi ng ama nito. Gutom ka na ba anak? Ipaghahanda muna kita ng merienda tapos maghahanda na rin ako ng tanghalian para makakain na tayo pagdating ng tatay lolo mo, okay? Agad na wika naman ni Jelay. Tumayo na nga ito at nagmamadaling maglakad papasok sa loob ng bahay. Hindi na nga niya hinintay pa ang sagot ng anak. Ramdam niya na pulang-pula ang mukha niya, dala ng labis na kahihiyan. Ganun pa man, napangiti pa rin siya dahil sa nangyari. Hindi niya may pagkakailang labis na sayang nararamdaman niya. Aminado nga siya sa sarili na naroon pa rin ang takot. Pero handa na nga siya naharapin ang kahit na anong takot at subukan na sumugal ulit sa pagmamahal para muling maging masaya at para mabigyan ng isang buo at masayang pamilya anak niya. Talaga po, tatay? Piloto po ang kuya niyo? Nagdadrive po siya ng airplane? Malawak ang ngiti. Tatanong pa nga ni Jeric sa ama nito. Isang hapon, habang masaya nga silang naglalaro ng eroplanong papel sa tapat ng kanilang bahay. Oo anak, at sigurado akong matutuwa yun kapag nakilala na nila. Ikaw, lalo na ang lolo at lola mo. Nakangiting sagot naman ni Jack dito. Ikaw pala Jack, anong pinagkakabalhan mo ngayon sa buhay? Tanong naman ni Jelay. Ilang linggo na nga rin kasi nilang kasama ito, pero hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ano na nga ang ginagawa nito o trabaho. I own a hardware business. Hindi pa naman ganung malaki pero may dalawang branches na, sagot sa kanya ng lalaki. Kung ganun, sinong namamahalan ng negosyo mo gayong ilang linggo ka nang nandito kasama namin? Tanong nga ulit ni Jelay. Actually, may isang beses na sumama ako sa pangingisda kay Tatay Mando. Tapos dumiretso kami sa bayan. At dahil nandun na rin naman ako, tinawagan ko na ang mga magulang ko. Nasabi ko na sa kanilang nangyari. At sinabi ko na okay lang ako at sila na munang bahala sa negosyo ko. Sagot nga ulit ni Jack. Kaya marahan na nga lamang siyang tumango. Tatay, magkwento ka pa po tungkol po sa kuya niyo po na piloto. Pangarap ko rin po kasing maging piloto eh. At mag-drive ng malaking airplane. Pangarap ko pong maisa kay si nanay at tatay, lolo, sa airplane tatay. Magkwento rin po kayo tungkol kina lolo at lola. Mababait po ba sila? Kailan niyo po kami sasama nila nanay at tatay para makilala po namin sila? Wika naman ni Jeric sa ama. Agad na napangiti si Jelay dahil sa narinig mula sa anak. Pero ang ngiting yun ay agad ding napawi nang makita na bigla naging seryoso ang ekspresyon ni Jack. Okay ka lang ba? Mayalong pagtatanong na nga lamang ni Jelay kay Jack. Yes. Okay lang. May naalala lang. Sagot naman ito sa kanya. Hindi nakaligtas sa mata ni Jelay ang pag-aalala sa lalaki at ramdam niya na may gumugulo sa isip nito. Anak, maglaro ka muna dito ha. Mag-uusap lang kami ng tatay mo. Mahinahong saad naman ni Jelay. Kaya mabilis na napalingon sa kanya si Jack. Hindi na nga hinintay pa ni Jelay na makasagot ang lalaki kasi naglakad na nga siya papasok sa bakuran at dumiretso sa kubo. Napangiti naman siya nang sumunod sa kanya si Jack. Yung totoo Jack, may problema ba? Pansin ko na parang may gumugulo sa'yo. Paninimula pa nga niya nang sila na nga lamang ang magkasama. Honestly, gustong-gusto ko na kayong ipakilala sa pamilya ko. Sagot ni Jack. Ano namang problema dun? Nalilitong tanong naman ni Jelay. Nang magpunta kasi kami ng bayan ni Tatay Mando, nang tinawagan ko ang mga magulang ko. Nabanggit ni Mama na may balak daw pala ulit humabol ng mayor si Papa. Sagot ulit ni Jack, kaya agad na umawang ang bibig ni Jelay. And then it hit me. Alam mo yun? Yung nangyari sa yate, kung bakit ako napadpad dito. Lahat ng takot na nararamdaman ko noon, biglang bumalik. Kaya paano ko kayo ipakikilala sa pamilya ko? Gayong baka, may hindi magandang mangyari. May halong takot na dagdag pa nga nito. Nakita ni Jelay ang panginginig ng kamay ni Jack. Kaya naman mabilis nga siyang lumapit sa lalaki tinawakan ang magkabilang kamay nito. Umaasa siya na sa ganoong paraan ay mapapakalma niya ito. Jack, naiintindihan ko na natatakot ka. At sa totoo lang natatakot din ako. Natatakot ako na baka dahil sa takot na nararamdaman mo,
mangyari ulit yung mga nangyari dati. Mababa ang boses nga na saad ni Chelay. Agad namang nakadama ng panlulumo si Jack. Dahil sa narinig, hindi ko kakayanin kapag may nangyaring hindi maganda sa inyo, Chelay. Saad nga ni Jack. Iiwan mo ba kami ulit? May halong takot na tanong naman ni Chelay. At para lang siyang nakahinga ng maluwag ng mabilis na umiling ang lalaki. No, Chelay, hindi. Mahinaon na saad nito. Hindi ko kaya na malayo kayo ulit sa akin. Dagdag pa nga nito. But I have to help my family and make things right. Kailangang matapos na ang mga hindi natapos noon. Hindi pwede na wala pa rin kaming gawin knowing na kahit anong oras, baka meron na namang mangyari na hindi maganda. Saad pa nga nito. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong nga ni Chelay. Gusto kong mabuhay kasama kayo ng anak natin na hindi nakakadama ng takot sa mga pwedeng mangyari. Chelay, sagot nga ni Jack at mariin pang napapikit. Sa muling pagmulat ng mga mata nito ay malungkot nga siyang umiti sa babae. I think it's time for me to go home and do something about the situation. Dagdag pa nga ni Jack. Pero paano ako? Paano kami ng anak natin? Paano si Jeric? Naiiyak nga natanong ni Chelay. Pakiramdam kasi niya ay iiwan na naman sila ni Jack. Maniwala ka sa akin, Chelay. Promise, babalikan ko kayo kapag maayos na ang lahat. Pero mas mahalaga pa rin ang kaligtasan niyo. Chelay, ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, kahit na anong hindi magandang balitang matanggap ninyo tungkol sa akin, hinding-hindi ninyo ako pupuntahan na mananatili lang kayo rito ng anak natin na safe at hihintayin niyo ang pagbabalik ko. Emosyonal nga na dagdag pa nga nito. Chuck naman eh, huwag mo nga akong tinatakot. Kaya naman natin to, sasamahan ka namin. Saad nga ni Chelay sa puntong yun at tumutulo na nga ang luha sa mga mata niya. No, no, umiiling nga na sagot ng lalaki. I can't afford to lose you, Chelay. Hindi ko kaya na may mangyaring hindi maganda sa inyo ng anak natin, so promise me that you'll stay here at hihintayin niyo na bumalik ako. Pinal nga na saad ng lalaki. Kung ipapangako mo na babalik ka, umiiyak nga na sagot ni Chelay. Pangako kahit na anong mangyari, babalik ako. Babalikan ko kayo ng anak natin. Sagot ng lalaki kaya huli ay wala nang ang nagawa si Chelay kundi ang tumangon nga lamang. At mangako nga rin kay Jack na maghihintay sila sa pagbabalik nito. Naiintindihan din naman kasi niya na hindi talaga biro ang pinagdaraanan ng pamilya ni Jack at alam niya kung gaano kadelikado, kaya hindi niya masisisi si Jack sa desisyon nito. Kailan ka aalis? Sasabihin mo ba kay Jeric? Mahina ang boses na tanong nga ni Chelay. Bukas ng umaga, sasabay ako kay Tatay Mando, sagot nga ni Jack. I can't tell our son that I'm leaving, Chelay. Hindi ko kaya kasi alam ko na iiyak siya. Kaya ikaw na lang magsabi sa kanya. Kailangan kong magtrabaho muna at babalik din ako. At sa pagbabalik ko, ibibigay ko ang lahat ng gusto niya. Nababawi ako sa kanya. Sa inyo at makikilala na niya ang lolo at lola niya at ang tito niyang piloto. At sasakay rin tayo ng airplane gaya ng pangarap niya. Muling paghikbinga ni Chelay dahil sa narinig, pero tumango naman siya. Kaya naman mahigpit nga siyang niyakap ni Jack. Pigil na pigil din ang paghagulgol niya dahil hindi niya gustong marinig ang anak nila ang pagiyak niya. Kaya sa huli ay ibinuon na nga lang niya ang mukha niya na basa ng luha sa matipunong dibdib ni Jack habang wala pa nga rin siyang tigil sa pagiyak. Nang gabing yun ay umakto nga si Chelay na masaya sa harap ng anak, lalo na nang sabay-sabay nga silang kumain ng hapunan. Ayaw niyang isipin na yun na ang huling hapunan na magkakasama sila, pero yun ang nararamdaman niya. Hindi rin siya makatulog ng gabing yun dahil iniisip niya ang mga pwedeng mangyari. Kinabukasan naman maaga pa nga rin siyang nagising at naghanda ng agahan bago umalis ang Tatay Mando niya. Kasama si Jack ay mahigpit nga siyang niyakap ng lalaki. Pinigilan nga niya na hindi maiyak. Nang yakapin din ito nang mahigpit ang anak nila. Sa isip kasi ng batang si Jeric, gaya lang ito ng mga normal na araw na papalaot ang tatay, lolo at tatay niya para mangisda, at wala siyang ideya sa totoong nangyayari. Mabilis na lumipas ang 2 buwan, pero hindi pa rin nagpaparamdam si Jack sa maginan niya. Sobra nang nag-aalala si Chelay. Hindi naman siya napapagod maghintay sa pagbabalik ni Jack, pero aminado nga siya na may mga pagkakataong
Nawawala na nga siya ng pag-asa. Jerry kanak, halika na, kailangan mo nang maghilamos. Nakangiti at mahinahon na pagtawag pa nga ni Jelay sa anak. Isang hapon nang makita nga nitong nakaupo sa may tabing dagat. Malapit sa mga rock formation kung saan nila nakita si Jack noon. Nanay, kailan po babalik si tatay? Hindi na po ba niya gusto dito sa atin? Tanong naman ng inosenteng bata sa ina nito at agad na napakagat nga sa ibabang labi si Jelay dahil sa narinig. Hindi kasi nakatakas ang lungkot sa ekspresyon ng bata. Alam niya pareho nga sila ng nararamdaman ng anak niya. Pero mas pinipili nga ni Jelay na magpakatatag. Lalo na't napansin nga niya na mula nang umalis si Jack sa tuwing uuwi si Jeric mula sa eskulahan, agad itong dederecho sa dalampasigan. Nahalatang hinihintay ang tatay nito na bumalik. Agad namang lumapit kay Jeric at lumuhod pa sa harap nito. Anak, hindi ba't sinabi ko naman na kailangan lang magtrabaho ni tatay? Nangako siya na babalik siya. Nangako siya na babalikan niya tayo. Tapos bibilhin daw niya ang lahat ng gusto mong laruan. At sasakay tayo sa airplane kasama si tatay lolo. Kaya ng pangarap mo. Mababa ang boses pa nga na wika ni Jelay na pangaalo sa anak. Pakiramdam niya ay may kung anong nagbara sa lalamunan niya nang sabihin yun. Pero kailan po? Malungkot pa rin na tanong ng bata. Saglit na natahimik si Jelay kasi ay hindi nga niya alam ang isasagot. Hindi ko kasi alam anak eh, pero malapit na. Lagi mo lang ipag-pray kay Lord. Sagot pa nga niya pagkaraning lang segundo. Tapos ay marahan nga niyang hinaplos ang pisngi ng bata. Natatandaan mo ba yung sinabi mo sa akin noon na kapag galing sa puso ang dasal, nagkakatotoo. Kaya ipagdasal na lang natin lagi na kung nasaan man ang tatay mo, sana maayos lang siya. At sana bumalik na nga siya. Okay ba yun? Malumanay na dagdag pa nga niya. Hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mga mata ng bata. Pero pilit naman itong umiti bago marahang tumango. Agad na niyakap ni Jelay ang anak para itago rito ang luha na namumuo sa mga mata niya. Pero nanay, lagi naman pong galing sa puso ang dasal ko na bumalik na po si tatay. Wika ulit ni Jeric. Kaya mariin na nga lamang na napapikit si Jelay. Hindi na kasi talaga niya alam kung paano pa i-cheer ang anak. Narinig ko ang dasal ninyo ng nanay mo anak. Kulat at sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Tatay! Malakas at masayang sigaw ni Jeric na patakbo pang lumapit kay Jack na ngayon ay nakangiti at nakatingin nga sa kanilang dalawa. Agad naman at napatakip ng bibig si Jelay gamit ang magkabilang kamay kasi hindi nga siya makapaniwala na nasa harap nga nila si Jack ngayon. Tatay, bakit ngayon lang po kayo? Ang tagal po namin kayong hinintay eh. Akala ko po hindi nyo naririnig ang dasal ko. Umiiyak na saad pa nga ni Jeric nang makarating nga sa harap ng ama nito. Sorry kung masyadong natagalan si tatay, pero pangako hinding-hindi na ako aalis ulit. Mababa ang boses na wika nga ni Jack. Tapos mahigpit nga nitong niyakap ang anak nila. Mamoy araw na naman ang baby namin. Mauna ka na sa bahay anak at maghilamos na. Mag-uusap lang kami saglit ng nanay mo, okay? Puno ng lambing nga na saad ni Jack. Lumuluha man ang mata ay masaya namang tumango ang bata at mabilis na tumakbo pabalik sa bahay. Pagkalis ni Jeric ay marahan namang naglakad si Jack palapit kay Jelay na ngayon ay tahimik na umiiyak habang titig na titig sa kanya. Ginawa kong pangako ko, naghintay lang kami rito kahit na gustong gusto na kitang hanapin at puntahan. Naiiyak nga na saad ni Jelay. Agad namang napangiti si Jack bago tumango. Yes, and I'm very proud of you. Malambing na sagot pa nga nito. Ginawa ko rin ang pangako ko. Binilikan ko kayo, medyo natagalan nga lang. Dagdag pa nga nito. Mahinang natawa si Jelay dahil sa narinig. Pero mabilis itong lumapit sa lalaki't niyakap niya ito ng mahigpit. Tapos na mahal ko, hindi na ako matatakot pa. Hinding-hindi na ulit ako lalayo sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Bulong pa nga niya habang mahigpit din ang yakap sa babaeng mahal niya. Ipangako mo Jack, pangako hinding-hindi ko na kayo iiwan ulit. Walang pag-aalinlangan nga nasagot naman ng lalaki. Babawi ako sa inyong anak natin. Gagawin ko ang lahat para mapasaya kayo at maibigay sa inyo ang buhay na deserve nyo.
Pero may isang bagay akong gustong gawin. Isang bagay na alam kong hindi matutumbasan ng kahit na anong material na bagay. At sobrang makakapagpasaya sa anak natin. Dagdag pa nga nito bago ko mawala ng yakap. Anong ibig mong sabihin? Nakakunot ang noo na tanong naman ni Jelay. Nakangiti namang inilabas ni Jack ang isang singsing mula sa bulsa nito at walang pag-aalinlangan nga siyang lumuhod sa harap ni Jelay. Masyado na akong maraming panahon na sinayang mahal ko. And right now, all I want to do is to spend every second with you and our son. So please, I'm begging you to say yes and marry me. Walang pareno nga na wika ni Jack. Muli na namang napaiyak si Jelay dahil sa nangyari. Hindi nga niya magawang sumagot pero sunod-sunod na pagtango na nga na lamang ang ginawa niya. Nang maisuot na nga ni Jack ang singsing, sa kanya ay agad nang ang tumayong lalaki para muli siyang mayakap at mabigyan ng halik sa labi. Marami silang mga bagay na napag-usapan ng gabing yun. Ikinuwento ni Jack kay Jelay at Tatay Mando ang lahat na ang kasalukuyang mayor ng bayan pala nila ang may pakanan ng lahat. Maging ang pagpatay sa kasintahan ng mga kapatid ni Jack dati. Sobra nga silang nahirapan na humanap ng ebidensya. Kaya rin natagalan si Jack sa pagbalik. Mabuti na lang at bumaliktad ang dating sekretarya ng mayor. Kaya nakumbinsin nila ito na magsalita. Bukod doon, ay marami nga rin itong mga ebidensya na naibigay sa kanila patungkol sa mga krimen, korupsyon at kung ano-ano mang mga hindi magagandang bagay na ginawa ng mayor. At sa huli habang buhay nitong pagbabayaran ng mga kasalanan niya sa kalungan, kasama rin ang iba pang mga tao na nakasama nga niya sa paggawa ng hindi maganda. Agad na nakahinga ng maluwag ang amang si Nichelle at Manto dahil sa narinig. Masaya sila sa nangyari, lalo na alam nila na tama si Jack na hindi na nga nila kailangan pang mabuhay na may takot. Sa mga sumunod na araw, napagpasyahan ni Jack na ipakilala na nga ang maginan niya sa kanyang pamilya. Naging sobrang magaan at mainit naman ang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Naging sobrang saya ng lahat. Bukod doon, napagpasyahan din ni Jack na isama na nga si Jelay, ang anak nito at ang kanilang tatay Mando, na minirahan na nga sa sarili niyang bahay. Siya rin naman na malapit na silang ikasal ng kasintahan. Noong una ay ayaw pumayag ni Tatay Mando, pero pinilit nila ito at sinabi na hindi naman nila itong maiiwan na mag-isa sa isla. Kaya sa huli ay napapayag na nga rin siya ng mga to. At para hindi ito mainip, sa bahay ginawa siyang katiwala ni Jack sa isang branch ng hardware business na pagmamay-ari nito. Nanalo ang ama ni Jack sa eleksyon at naupo bilang bagong mayor ng bayan nila. Marami nga ang naging masaya dahil doon, lalo pat alam nila na maraming mga bagay ang magbabago at magiging maganda pagkatapos naman ng halos 2 buwang preparasyon. Nag-isang dibdib na nga rin sa wakas si Nigella at Jack. Hindi naging madali ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Dahil kaya ng ibang relasyon, ay may mga pagkakataon din na nagkakantampuhan sila. Pero sa dami ng mga mahihirap na pagsubok na pinagdaanan nila sa buhay, wala naman silang hindi malalampasan. Hindi perpekto ang pagsasama nila, pero masaya naman at puno ng pagmamahal. Simple man ang naging kwento, tiyak naman nakapupulutan pa rin ang mga aral na maaari rin nating dalhin at magamit din sa pang-araw-araw na buhay. At sana, kaya ng ating mga bida sa kwentong to ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po. I-comment po kung anong natitunan nyo sa istorya na to. Maraming maraming salamat po sa lahat at shout out po sa inyo. Shout out din po sa mga sumusunod: Neva Fajardo, Presbyteros Rose, Teresita Medida, Imelda Forteza, Aubrey de la Cruz, Jen Jen, Merdi Channel, Berry, Anita Hernando, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, Julie Budoy, Cecilia Mercer, James Depp,